Ayan mga koys, good morning sa inyo. So nandito tayo sa taas, medyo malamig-lamig pa. Napapahouse pa yung boss natin. Ngayong araw na to, ipapakita ko na yung unang tatlo na ililipa natin dito sa loft natin. Pero siyempre yung loft natin sa itaas na. So ito nga under construction na mga koys. Ito yung temporary loft natin na gagawin. Magiging flooring nito, live board data yun. Yan yung gagawin natin. So sukat nito mga koys, kung di ako nagkakamali, 3x4. 3x4 siya by 5. Yan yung loft dati na ginagawa. So dito yung pinaka landing board niya. Gumawa na din tayo ng super trap mga koys. Mamaya ipapakita ko sa inyo. So yun, kita-kita sa taas yung plano. Ito yung sampalok, ito yung mangga. So ito babawasan natin to, itong umbrella tree banda rito at saka yung bayabas, para kitang-kita ng mga ibon natin pagka darating. Ganito yung itsura mga koys pag nasa loft tayo. So medyo mababa to dun sa loft natin na isa. So sigurado hanggang dito lang yung slide ng bubong papunta dun. So kailangan matapos na natin to dahil nga lumalabas na ito mang kalapati natin. Medyo mabilis yung breeding natin ngayon, kaya kailangan mga koys is magawa natin yung temporary loft natin. Di pa tayo nakakapagpagawa ng bakal. So sabi ko sa nakaraang video natin, gagawa tayo ng bakal. Kaso masyado nang late mga koys. Lalabas na yung mga inakay natin, kailangan na natin silang batcherin. Kaya ito na yung ginawa natin. So ito na yung pinaka landing board niya nito. Lalagyan ko na ng screen dito, tsaka harang dito sa kabila. Di ko alam kung yero na dito at saka dito o plywood. Tignan natin kung anong gagawin natin. Basta dito yung pinakapintuan nito. Yan, dito. Dito banda. Basta ito yung landing board. So dito natin lalagay yung double trap natin. Dito natin hanga o isasabit. Tignan natin mga koys kung ano yung magiging resulta nun. So baba tayo para ipakita ko yung first tree na lalabas dito sa loft natin. Ibigyan nga natin yung dalawang yon ng calcium at saka ito, multivitamins mga koy. So ito, kasama natin pala si Baby Kelsey. Ayan, tawa-tawa ba siya? So ayan, papalipar niya daw yung mga ibon natin. Ayan, nahiya pa. So ito, pahawak natin muna kay Love Girl Bunak. So ito yung mga unang ililipat natin dito sa loft natin. So lagyan natin muna dito. So papakilala ko sa inyo bakit tatlo sila. So kung naalala nyo, ayan, medyo madilim-dilim pa. Yung checker na yan, may kasamang blue bar. Sa kasamang palad mga koys, yung blue bar, yan, is wala na dito. Dahil hindi ko alam, biglang hindi na kumain. Then, siyempre, alam nyo na mga koys kung anong nangyari pagka ganun. Ito na lang, siya na lang yung nailigtas natin. So, yung kulay niya, checker na may konting white flight. So, yan na yung buntot nila. Kaya kailangan madali na natin na matapos yung temporary loft natin dahil kailangan na natin turuan to sa taas. Ito yung lahi ng mga speedbird natin. Sawang-sawa na tayong magulong o gumulong mga koys sa mga puling dahil tinatambayan tayo, kaya ginawa na natin sa taas ng bubong yung pinaka-loft natin para yung mga ibon natin is re-rekta na. So subuan natin ng calcium at saka multivitamins. So ito na yung ibon natin na una. So bloodline pala nito mga koys, sa lahat ng hindi nakakaalam. Tatlong bloodline nakakross dito. John Harden, Alphonse at saka Basra 551. So yan, naglabas ng trademark na may white flight. So yung nanay niya mamaya papakita ko, may itlog na naman. So bali ito na yung pang third clutch nila kung di ako nagkakamali, yung itlog na yon. So ito yung unang ibon natin. John Harden cross Basra 551 at saka Alphonse yung bloodline. So pasok na natin to. So naging sitter natin sila Japan dyan at saka sila Snow. So ito kunin na natin mga koys yung susunod natin. Yung susunod natin dito mga koys, dalawa. Kung kilala nyo yung Vandenbroek natin na si Wak, kapatid nga ni Big Eye, at saka yung si Apari Piniser natin na si Mr. Cut Off nga. Ito yung una, kunin na natin yung una, yung mas matanda. So ito yung mas matanda mga koys, kukunin natin. Ito yung una, isang checkered din. Napakalaking checkered dito ito. Mas malapit-lapit sa katotohanan, talagang inakay na. Kailangan na itong turuan talaga mga koys. Dapat yung ibon natin na to is malagay na natin doon sa taas. Pero kung di ako nagkakabali mga koys, mga matatapos pa lang yon, mga next na linggo. So sana matapos natin agad para agad nating maturuan itong mga inakay natin. So medyo makulit ito ng konti. Pero ito mga koys, talagang malaki na. Yan o, inakay na talaga. Yung nakikita niyong itsura niya, ang cute, ang ganda. So, na-miss ko talaga mag-breed. So, ito naman yung isa. Kunin natin ito. Ito naman yung isa. Ito, medyo bata-bata pa ito ng konti. Hindi pa ganong develop yung pakpak niya. Ito yung isa. Yung bloodline pala nito, Vandenbroek cross Beckard. Yan yung bloodline nila.
na aparipi ni Sir nga. So, kung napanood nyo, si Big Eye, yung tita nila, mga kois, is maraming ginawa dito sa loob natin. Alos dalawang beses siya muntikan mag-first. Kaso hindi natin natataya, no? Kaya pag tinayaan natin, tinatambayan tayo. So wala tayong magagawa. Ganun talaga. Kung di ako nagkakamali, 2 times Santiago Isabela, finisher yung ibon natin na yun. Dito tinitigil natin. Dalawang beses siya nag-Santiago Isabela, din nawala siya ng ragay sa south. Yun yung tita nila. So ito, yung Vandenbroek Cross Aparipi finisher natin. Ayun na mga kois, ito na yung first 3 na ililipat natin sa loob natin. So abangan sa mga susunod na video natin. So siyempre, sabi nga ni Baby Kelsey, uy, okay na yun ah. Tulala yung bata na yan. Ngayon lang nakita ng ibon eh. Yun yung ibon, Bembi. So ayan mga kois. Ito nga mga kois yung ginawa natin. So ayan, super trap to. So, ginaya lang natin yung sa YouTube. Ayan. Pagka binaba natin to, magiging pinakalak niya to. Ayan, yung pinaka-trap doon. Pagka pumasok na yung ibon dito, mga kois. Ayan, is matatrap na dyan. Pwede na natin kuhanin yung singsing niya dito sa ibaba. Ayan, pwede na natin kuhanin yung pinaka-sticker pala, I mean. So, ayan. Abangan. So, yung paglagay natin dito sa super trap natin. Scrap lang to, pero maganda mga kois. Hindi talaga gumagalaw. Ayan.